Sama-sama naglakad sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ang mga miyembro ng isang organisasyon na nagsusulong ng picture-based health warning bill. Kapag nasa batas, lalagyan ang bawat pakete ng sigarilyo ng mga larawan ng mga sakit na maaaring makuha mula sa bisyo. May news to go si Victoria Tulad. Victoria. Hawi taon-taon, halos 87,000 Pilipino raw ang namamatay dahil sa paninigarilyo. 10 naman ang pumapanaw kada oras. Ito ay ayon sa New Voice Association of the Philippines Incorporated, isang organisasyong binubuo ng mga nagkalang at throat cancer dahil sa paninigarilyo. Ngayong umaga, nagsagawa ng Right to Health Walk ang grupo mula Philcoa, Quezon City hanggang sa tanggapan ng Commission on Human Rights sa Commonwealth Avenue. Muling nangangalampag ang grupo para ipasana ng Kongreso ang Picture-Based Health Warning Bill. Kapag naipasa ito, ang mga pakete ng sigarilyo sa bansa ay lalagyan ng larawan ng mga sakit na maaaring makuha mula sa paninigarilyo. Halimbawa, ang pagkabutas ng lalamunan. Taong 2007 pa hawi ng unang isulong sa Pilipinas ang panukalang batas, pero hanggang ngayon nakabinbin pa rin ito. Sa ibang bansa gaya ng Indonesia at Vietnam, matagal na raw na may ganitong regulasyon. Ang pangulo ng New Voice na si Emma Rojas, noy nakakadalawang pakete ng sigarilyo kada araw. Dahil dito, nagkaroon siya ng laryngeal cancer. Tinanggal ang kanyang vocal cords at ngayon nakapagsasalita gamit lamang ang isang electronic vibrating machine na kanyang idinidikit sa lalamunan. Iilan lang daw silang cancer survivor. Sa mga nagkakalang cancer halimbawa, 5% lang ang nabubuhay. Kahit isa hanggang apat na stick kasi ng sigarilyo ay maaari raw magresulta sa nakamamatay na sakit. Patuloy ang kampanya ng mga cancer survivors dahil karamihan sa mga Pinoy, mapalalaki, babae, bata o matanda, hindi alam ang masamang maidudulot ng paninigarilyo. Nais din daw nilang makatulong sa pamahalaan dahil malaki ang nawawala sa kita ng ekonomiya kapag may nagkakasakit. Sa Miyerkules, diringgin daw ang bersyon ng picture-based health bill sa Senado. Samantala, hawi, narito na nga sa Commission on Human Rights ang mga lumahok sa Right to Health Walk at ilan sa mga panelists ngayong umaga, sina DOH Assistant Secretary Enrique Tayag at si CHR Commissioner Cecilia Kisumbing. Hawi? So Victoria, matagal na pala itong panukalang ito. No? Pumasa na sa Kongreso yung controversial na sin tax bill na ngayon, batas na. Pero sino naman ang humaharang dito sa picture-based health warnings? Ang tansya ng mga miyembro ng New Voice, Hawi, maaaring nakaapekto yung grupo ng mga tobacco manufacturers dahil nga makakaapekto sa kanilang negosyo kung lalagyan ng mga larawan ng mga sakit na maaaring makuha mula sa panigarilyo, yung mga kanilang pakete. Dahil nga ang pinupush nitong grupo, Hawi, ay malaking bahagi ng mga pakete ang malalagyan ng larawan. Kaya marahil ito raw yung dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napaprioritize itong bill na ito, Hawi. Okay, maraming salamat, Victoria Tulad.